Ito pong si Maharlika, saksakan ng sinungaling. Anak ka ng teteng talaga ang tao na ito, nakakabuisit, pero wala tayong magagawa kung hindi mabuisit. Kasi hindi naman po siya masasampahan po ng kaso dahil yung magsasampa ng kaso sa kanya, hindi po siya papatulan. Ang tinutukoy ko po, si First Lady Lisa Marcos at yung iba pang mga sinisira ang tao nitong si Maharlika. Kaya naman lalabanan na lang po natin siya dito po sa social media. Ano ba ang mga kasinungalingan nitong si Maharlika? Napakarami, pero dalawang punto lamang muna ang pag-uusapan po natin sa oras po na ito. Ang unang punto ay ang pagpapakalat na ginawa po nitong si Maharlika noong nakaraang mga araw sa kanyang Facebook page. Puntahan na nga lang natin itong buisit na Facebook page nitong si Maharlika. Diba, ito yung mga post niya. Napaka fake news. Kasi bakit? Ito po ang kanyang sinambit dito eh. Oh. Ang totoo, sabi niya po ito ah, si FG, tawag niya sa ating Pangulo. FG lang, first gentleman. Huwag kang mag-alala, Maharlika. Kasi baka magdilang demonyo ka. Alam mo, Maharlika, pag ikaw nagdilang demonyo, eh, yung first gentleman na sinasabi mo, baka mangyari yan sa 2028 hanggang sa 2034. Kasi baka yung Mrs. President na sinasabi mo na supposedly first lady natin ngayon ang maging presidente sa 2028. Who knows? No, kung destined talagang maging pangulo si First Lady, pag naisipan niyang tumakbo, edi boboto ko siya. O di nagkatotoo ngayon yung kalokohan mo. O tuloy natin ang sinambit niya dito ha. Sabi niya rito, ang totoo, si FG Bongbong Marcos ang nag-iwan sa HQ ng mga paintings at memorabilia na ibinigay ng supporters niya at ang instruction, ibasura na. Galing no? Napakasinungaling ano? Kasi pinagtatanggol niya dito yung boss niya, si Attorney Vic Rodriguez. Eh siguro, boss niya talaga yan. Eh, nagkagulo-gulo ang disposition sa buhay nitong si Maharlika nung natanggal na o nag-resign itong si Attorney Vic Rodriguez. Eh. Attorney Vic, hindi ba kayo boss ni Maharlika? Nagtatanong ako ha. Pwede naman yung hindi sabihin oo. Pwede nyo rin sabihin hindi oo. Ang gulo ano? O, yun lang ano? Pero napakasinungaling po nito mga tol. Kasi kalat naman sa video ngayon kung ano po yung katotohanan dito. Pero gagamitin po natin ang video ni Palerista para doon na lamang po tayo magkuha ng impormasyon kung ano po yung mga kasinungalingan pinagsasasabi nitong si Maharlika. Ano po? Etong si Maharlika, yan. Ibinlog po siya kanina nitong si Palerista. Okay? Ito po ay ebidensya ng kasinungalingan o pagiging fake news po nitong si Maharlika. Ano ang tinutukoy natin? Yung mga memorabilia kanina na ipinakita ko po sa inyo. Sabi ni Maharlika, eh, ipinapatapon daw po ng tinawag niyang first gentleman. Huwag ka mag-alala sa 2028, first gentleman na. Si Pangulong Bongbong Marcos. Pag sinulong namin na tumakbo sa pagkapangulo si Atty. Lisa, ewan ko lang, lalo kang iiyak sa pansitan. Okay, panoorin po natin ito pong vlog ni Palerista. Pakinggan po natin dito yung mga kasinungalingan nitong si Maharlika. At mga kapalerista, itong papakita kong video sa inyo, e ebidensya na itong si Maharlika, e talagang mahilig talaga sa fake news. Talagang reyna ito ng fake news, reyna ito ng pag-iimbento ng kasiraan ng tao. Sinasabi niya sa video na to na yung mga memorabilia raw na binigay ng mga supporters ni Pangulong Bongbong noong election ay pinatapon daw ni First Lady. Napakasinungaling ano? Sarap sa pakin ni Maharlika, babae lang eh. Alam nyo, ginaganyan-ganyan ko lang si Maharlika pero love yan ng mga tanga. Tayo hindi natin love yan, love siya ng mga tanga. O, tuloy natin. Ito, pakinggan nyo yung sa kanyang sinabi. So February mga palangga, okay. Gusto kong gawan to ng ano eh, ng parody eh. Kalang, diyan natin, diyan natin. Dapat pala may headband ako dito. Ano? So February mga palangga, kalang parang sino bang mas maganda sa amin mga tol? Tuloy natin, nagpapatawa lang ako, nabubuisit ako dito kay Maharlika eh.
Pebrero yon kung saan may nag-send sa akin, alright, ito, ng mga memorabilia, okay, na ibinigay ni... Alam nyo mga tol, siguro pagka nagpariband ako, pariband ko to, tapos konting ayos-ayos pa, paayos ko kilay ko, mag-lipstick ako ng kaunti, mas maganda ako siguro, eh, hindi, maganda siguro ako dito kay Maharlika. Ano? Anak ng teting tong Maharlika na to. May pa-reliable source pa. Yo, maaari iba sa inyo, mga nanonood ngayon, binigyan niya si BBB, si Bongbong na akala natin ay para sa pagbangon muli, pero ito, tingnan natin. Napaka-sinungaling, ano? So, ito yung pinost ko sa Maharlika Buljakera. Ayan. O, yan yung pinost niya, yung pinakita po natin kanina, ano? No, dapat pala, may sal... Dapat pala, pagka content creator ako, ay pagka nagbablog ako dito kay Maharlika, nagsasalamin din ako. Para ang datingan ko ay Maharlika. Ay, wag. Dapat pala, nakasalamin din ako. Tingnan natin nga. Tingnan nga natin. Tapos ganyan-ganyan natin yung buhok natin. O, yan. Sasalamin muna tayo. Yun! O, sinong mas maganda sa amin, mga tol? Okay ba? O, aso lang, naduduling ako eh. Naduduling ako, naipit tuloy yung buhok ko, nakarama tuloy ako. O, talaga, Maharlika, o. Yan. O, tuloy tayo rito sa fake news nitong si Maharlika. Yan yung mga painting-painting sa yan, memorabilia na yan. Nakita ba din sa kabila? Ayan. Alright. So, ito pa. Alright. Alam niyo kung ano instruction dyan? Alright. Talaga nga naman. Mamaya, magmumukha siyang tanga. Siguro naman, napanood nyo na itong video ni Palerista. Share nyo po mga tol, yung video ni Palerista. Nakashare po ito sa timeline ko eh. Saka, ishare nyo din yung original video. Nakita ko yun una kagabi sa Twitter. Tapos, nakita ko na rin sa mga Facebook pages kanina. Pero dito, kinilip na ni Palerista. Dito. Alright. So, ito. Ay, ito pala yung ito. Ito pa yung mga nakabalot na yan. So, nung sinag sa akin ng February, hindi ko actually, hindi February. Ko pinost yan eh. Kasi parang, kaya mo na. Kunyari so, ka pa. Nang teting ka. Gusto ko nang sunugin yung mga memorabilia ko. Weh, maniwala ako sa'yo. Susunugin mo. Pinagkakakitaan mo yun. Di ba? Nagbibenta-benta ng mugs to, mga tol. Tayo, kahit ako mahirap dito, namigay ako. Alam nyo ba kung magkano ang total na naipamigay kong mugs? Nasa 25,000 pesos yun. Kasama yung mga pagpapadala, lakad-lakad. Tapos siya, binibenta niya yung mug niya. Anak ng teting ka, tapos ngayon may pasunog-sunog ka pa. O, tuloy tayo. Tuloy tayo dyan. So ngayon, ang nag-send yan sa akin, yung naglinis doon. So ngayon, ang nag-send yan sa akin, yung naglinis doon. Yung naglinis ay, doon. Ay, nako, yung naglinis doon. Napakasinungaling mo talaga, Maharlika. Tuloy natin. Yung naglinis doon. Sa HQ. Kasi February, mga palangga, tinurn over na yung HQ dyan sa EDSA, kung saan pumunta ako, pareho, dahil HQ at secret HQ. Pumunta ka doon at nagpaka-asal animal ka. Kasi bakit? May 10, nagbibilangan, May 9, nagbibilangan ng gabi, di ba? Hanggang sa umaga, eh, gabi yata yun. Nag-live ka. Nakunang teteng ka. Yung mga kaibigan ni Pangulong Bongbong Marcos doon, yung mga pribadong pagmumuka. Yung mga pribadong faces na lang, wag pagmumuka. Ano? Pinakita mo sa live mo, pabida ka. Akala mo kung sino kang magaling, hindi ka na nahiya. Hindi na iginalang yung privacy ng mga taong na nandoon, talaga ikaw. Oh. Kaya ka nandoon kasi meron kang personal na interest. Eh, totoo ba yung sinasabi nila, naghahangad daw po ito ng posisyon sa gobyerno, tapos hindi napagbigyan, kaya nagkakaganito-ganito ngayon, nagkakanda galaiti-galaiti. Ayan ang mahirap kasi sa inyong mga vlogger kayo eh. Ano, hindi lang ito para sa'yo, Maharlika. Lahat ng mga dumikit sa Malacanang nung panahon ng halalan at panahon ng pagkakapanalo ng ating Pangulo, porket hindi kayo nakakuha ng inyong intensyon, hindi na isakatuparan yung mga ninanais ninyo, eh ganyan na pinaggagawa ninyo, mga nak ng teteng talaga kayo, ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo.
susuporta-suporta kayo sa Pangulo, tapos meron naman pala kayong kapalit na inaantay. Sure. Pareho kong napuntahan yan. Hi, Casey. So, sabi na siya naman, pinapatapon na po ni Lisa Smugs. That time, hindi pa Smugs ang pangalan. Smugs. Kasi, ay, nako. Pagka naniwala ka dito kay Maharlika na smuggler si Attorney Lisa, tanga ka. Ganun lang kasimple yon. Tanga ka. Kasi tinatanga na kayo nitong si Maharlika. Naniniwala pa kayo dito kay Maharlika. It's so badoy. Oh my God. It's so badoy. The memorabilia. So ganun ka, walang appreciation. So badoy. O yan. Okay. Di ba? Sobrang panlalait niya, no? Kasi hindi nag-iisip ng tama. Lait siya ng lait. Akala niya totoo naman yung nakikita niya sa photograph. Alam nyo, pagka tayo tumingin sa photograph, huwag natin kagadusgan kung ano ibig sabihin ng photograph. May kasabihan nga yan, picture paints a thousand words. Diba? Nakita mo lamang, nakalagay dun sa kahon, nakasalansan pa nga ng maayos eh. Dapat doon pa lang nagtataka ka na bakit nakasalansan ng maayos ito. Eh, itong administrasyon natin. Kasi pinaghirapan ng tao, ng ano yan, ng mga tao, tapos pinalabas pa nila diyan sa mga blog din yan. Pero nung nanalo na, pinagtatapon na yan. Kasi sa akin, grabe naman po, wala talaga silang appreciation. Ang lakas mang loko ng manunood niya, no? Oy, mga tangang manunood ni Maharlika, no? Anyway, 6% lang naman kayo. Magalit na kayo sa akin. Mga tanga talaga kayo. Kasi naniniwala kayo dito kay Maharlika. Yung iba sumusugod pa dito sa page ko eh. Wala daw sinasabing mali si Maharlika. Katangahan nyo. Eto, maling-mali na nga itong sinasabi niya ngayon dito. Sa mga hirap ng paguhit nitong mga taong nagmamahal sa kanila. Sabi ko nga, anong magagawa natin? Ang instruction ni Lisa Smugs, itapo na mga baduy na memorabilia. Yan, yeah, nakita nyo? Yan yung sinabi niya. Pinatapon daw yung mga... Tingnan natin yung ipapakita ni Palerista dito na video, ano? Ang memorabilia. Pero hindi po totoo yan. Dahil ganito po ang ginawa ni First Lady. Nagpatayo siya ng museum para lahat ng memorabilia na nakuha noong eleksyon. Tingnan nyo. Yan ang katotohanan. Di ba? Ikaw talaga Maharlika eh. Hello? Highly appreciated ng ating Pangulo at ng ating unang ginang lahat ng mga memorabilia noong halalan. Kaya nga po yan, di ba? Road to Malacanang yan eh. Maganda yung nandoon sa video ng Facebook eh. Mas malinaw yun. Talaga kayo. Napaka-fake news mo, Maharlika. Sana yung mga tangang naniniwala dito kay Maharlika, magising na kayo sa katangahan ninyo. Ngayon, ano pa yung pangalawang fake news na pinapakalat nitong si Maharlika sa nakalipas na mga araw? Pati mga Dilawan, mga Pinklawan, nagpapaniwala na nadaya daw si Lenny Robredo. Kung hindi ba naman kayo mga tanga din, saksakan kayong mga tanga, eto, sinagot na kayo ng Commission on Elections kasi merong sumulat kay Chairperson Garcia ng Commission on Elections dated March 20, 2023. Nagpahayag po itong si Commissioner o si Chairperson Garcia ng COMELEC. Sabi niya po dito sa letter, basahin ko po ah. Colonel Leonardo O. Odonyo, retired. 19871 Willow Street, Executive Heights Subdivision, San Bali, Paranaque. Dear retired Colonel Odonyo, this is with regard to your letter dated March 10, 2023, which was received by this office on March 13, 2023. Yun yung mga period na kasagsagan yung modus nitong mga Pinklawan sa kanitong sila Maharlika, DDS na mga anti-Marcos na sinasabi meron daw dayaan nung nakaraang halalan. Mga tanga, anong dayaan ang pinagsasasabi ninyo? Kitang-kita naman sa mga campaign sortie kung gaano dinudumog si mahal na Pangulong Bongbong Marcos.
and even during the time of voting noong May 9, 2022 elections. Kitang-kita nyo kung gaano kadami ang bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, hindi nyo matanggap na kayo yung mga talunan. O, tuloy natin. Sabi pa po dito ni Chairman Garcia, the said letter states that it is your final request for the commission to provide the undersigned and the public the truth on the supposed 20 million votes. The undersigned notes your concerns and humbly seeks your understanding for your perceived inadequacy of this commission's response on this matter. To erase doubts as to the transmission of the votes in the first hour after the close of polls in the 2022 national and local elections, the undersigned is very much willing to provide your requested transmission logs subject to the confirmation of the commission and bank. O yun ha. Siyempre, hindi naman porque chairman ka, ikaw lang ang magdidesisyon. Diyan po sa COMELEC. Kaya nga, and bank. Ibig sabihin, collegial body. The decision that to be made should be in accordance to the given or the decisions given by the whole body. Ano? Hindi lamang ng chairperson ito. Okay, tuloy pa natin. The same document was also provided to the Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election Systems and the Parish Pastoral Council on Responsible Voting in 2022 or yung PPCRB. Nakatumbas ng mandarayang Nampril noon. Pero ngayon, ang Nampril irrelevant na kaya mas pinapaniwalaan ngayon ang PPCRB. Meron silang copy noon kasama yung mga political party. Further, as to the requested explanation on the 20 million votes transmitted an hour after the close of polls, which your letter characterized as questionable, the commission hopes that the provision of the transmission logs will clear the controversies you stated. However, any subsequent specific questions that you may have on the transmission logs will be answered by the commission. Since the commission and bank will still be confirming the provision of the requested transmission logs, this will probably be available for pick-up on Thursday, March 23, 2023 at the Session Hall, 8th floor, Palacio del Gobernador, Intramuros, Manila. Attorney LJM Bernardo of the Office of the Chairman will coordinate with you regarding this matter. You may also contact Attorney Bernardo at 0956-731-0007 for any other concerns or clarifications. Yan po ang letter ni Chairman Garcia. In short, mga tol, wala po tayong nakikitang paglilihim sa COMELEC pero dapat dumaan sa proseso. Kasi hindi porket nag-request itong si Colonel Odonyo retired ay maibibigay kagad ni Chairperson Garcia. Kailangan muna itong aprubahan ng COMELEC and Bank. And considering na meron na pong confirmation mula sa COMELEC and Bank, eh makukuha na po yung copy by March 23, 2023. That will show us, the public, na wala pong pandaraya noong nakaraang halalan. Ngayon, kung meron pang mga questions, eh sasagutin po ulit yon ng commission o ng COMELEC and Bank. Ano? Ito po ay isang ebidensya na ang nangyari sa nakaraang halalan ay malinis, honest, orderly, and peaceful elections. Hope. Meron po tayong hope, pag-asa nung nakaraang halalan. Malinis na halalan, walang pandaraya, at mapayapa ang naging takbo ng halalan nung nakaraang May 9, 2022 elections. At alam nyo ba, mga tol, kung talagang sa una pa lamang nakakita na sila ng pandaraya, eh dapat nagpila na kagad itong kampo nitong si Lenny Robredo ng electoral protest diyan sa Korte Suprema. Ano? Sa tinatawag na PET, Presidential Electoral, ano ba yung tawag doon, tribunal. Ano, kung saan
Ganun po kasi yung tamang proseso eh. Nung sa paniniwala ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, nung siya ay dinaya noong 2016, sinunod niya ang proseso. At siya po ay nag-file ng kanyang protesta sa PET. At yun nga po, nakalulungkot lamang dahil nasuppress ang evidence na ino-offer po ng ating mahal na Pangulo during the time, kaya hindi po napakinggan yung kanilang mga ebidensya at diniklara ng Korte Suprema na panalo nga po si Lenny Robredo. Wala na tayong magagawa doon, pero ang pinakamahalaga, gumanti tayo last May 9, 2022 elections at pinatunayan natin na tayo talaga ay mas marami kaysa doon sa mga bumoto kay Lenny Robredo. Eh kita nyo naman, 31.6 million votes ang nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos. Now probably mga nasa 30 million na lamang 'yan kasi yung 6% lumayas na. Ano, nasama na sa katangahan ni Maharlika. Ang mahalaga, presidente pa rin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At ginagawa niya lahat ng kanyang makakaya para po mapabuti ang buhay ng sambayan ng Pilipino at ang kalagayan po ng ating bansa. Kaya naman, dito po sa mga susunod nating pag-uusapan, eto, napakaganda pong balita. Good news, sabi po ng Presidential Communications Office. Actually, na-share na po natin ito kagabi mula sa Twitter. Pero ngayon, sinare na po ng PCO, sabi po dito, good news, the national government's fiscal balance for January 2023 reverted to a budget surplus of 45.7 billion. Compared to last year, 23.4 billion deficit. Ano? Ang pinakamadaling paliwanag na lamang dito para mas maunawaan po natin, mas naging matipid ang paggastos ng gobyerno sa kasalukuyan at may sumobra pong pera. Ano? Yan po yun. A budget surplus exists when revenues are higher than disbursements. Mas malaki ang kinikita kaysa sa ginagastos ng ating gobyerno. At napakalaking halaga po nito, 45.7 billion pesos. Ngayon, merong isang tangengot na nagsasabi hindi daw siya anti-Marcos. Pero ang comment niya is, the statistics does not reflect the real state of the nation. Kung hindi ba naman tangengot yung tao na yon, eh siyempre, hindi naman magpapakita ito ng real state ng nasyon. Ano? Malalaman natin ang state of the nations kapag ka nag-ulat ang Pangulo sa ika-apat na Monday sa July 2023. Yun ang magpapakita ng real estate ng ating bansa. Ano? Hindi yung dahil lamang dito sa isang factor kung bakit gumaganda ang sistema ng kasalukuyang gobyerno, eh kukontrahin mo kagad yung positibong balita na ito. Eh, utak pa lang kayong mga ganong tao. Tapos sasabihin pa, hindi daw siya anti-Marcos. Ngit, alam nga naman na kung ikaw ay hindi anti-Marcos, bakit mo titingnan negatibo ang isang positibong balita? Kaugnay pa ng panibagong balita na napakaganda, siyempre napakahalaga din pagtuunan ng ating pansin ng Pangulo ang kalagayan po ng mga uniform personnel. Kasi ang isang uniform personnel, kapag ka-motivated po yan dahil maganda ang nakukuha nilang serbisyo na ibinibigay ng publiko ay ng gobyerno towards sa kanila, eh gaganahan po yung magtrabaho. Eh ang pangunahing trabaho po nila, protektahan tayo, pangalagaan po ang ating kaligtasan, panatilihing maayos ang ating lipunan. Kaya naman naisip ng ating Pangulo na magkaroon po ng housing para po sa mga sundalo at mga kapulisan. Mas palawakin pa po ito kumpara doon sa mga naibigay na sa mga nakalipas na panahon. Ang isa sa problema, alam nyo, bilang dating pulis, kung bakit ako'y hindi rin kumuha ng housing na yan, napakalayo ng mga housing. Biruin mo, dito ako naka-assign sa Rizal, ang housing na ibibigay, nasa pinakaliblibang-liblibang bahagi ng Rizal o kaya ng Quezon. E paano ako titira doon? O paano mabubuhay ang pamilya ko doon? Kaya hindi na lang ako kumuha ng pabahay nung mga panahong iyon. Pero ngayon, magaling ang ating Pangulo, iniisip niya na dapat pagka may pabahay, kompleto rekados na. Katulad nga nung napag-usapan namin kanina ni Miss Christina Baker,
Sabi niya, ang mga pabahay noon talagang kumpleto. Bago magtayo ng pabahay, meron ng paaralan, may merkado na, at kung ano-ano pang pwedeng pagkabuhayan ng mga titira doon sa pabahay. Dapat ganun. Ngayon, ganyan ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. At napakarami pang mga magagandang balita na pwede po nating pag-usapan. Pero bago matapos itong ating live streaming, isisingit ko lamang po itong video na ito. Yung nakikita po ninyo mga tol, ito po ay apela ng kapwa po natin. Hindi pala siya vlogger, siya po ay manunulat, ano, si Teya Tan. Tinag niya kasi ako kaya tinag ko din siya. Eh meron pong isang PBBM supporter na ang anak ay meron pong karamdaman. At talagang nasasaid na daw po ang kaperahan ng pamilya nila. Kaya sila po ay kumakatok sa puso at isipan, sa puso ng ating mga kababayang Pilipino, particular mga kapwa PBBM supporter, na kung maaari sa abot ng inyo pong kakayahan, kahit maliit na halaga, ay tulungan po ninyo ang bata po na inyong nakikita. Ano, siya po ay merong sakit at nag-undergo na po siya ng several surgical procedures, medical procedures siguro ang tamang termino. At talagang nasasaid po sila. Kung meron po kayong kakayahan, kontakin nyo lamang po si Teya Tan para ibigay po sa inyo yung kanyang, yung GCash number ng pamilya. O kaya naman yung nakapost po dito na BDO account, pwede nyo pong idirekta dyan. Huwag po kayong magdo-donate kung kani-kanino. Idirekta nyo po sa pamilya. Ngayon, ang pakiusap ko lamang po sa inyo mga tol, ito po ay kinilip ko at nakapin post po dito sa ating live streaming. Kung maaari po sana, i-share po ninyo ito pong video kasi lahat po ng mga kikitain ng video na ito ay itutulong po natin sa bata. Ginawa na po natin ito sa isang kasuporta po natin sa ating mahal na Pangulo, si John Pabalan Espiritu. Ano? John Espiritu Pabalan. Unfortunately, itong si Espiritu ay kasalukuyan pong pinaglalamayan. Siya po ay pumanaw na. Pero prior to that, napagbigyan po natin niya ng kaunting tulong, pero ang malaki yung video na ginawa po natin sa kanya. Bago po ma-demonetize yung video na yon, kumita po iyon ng 13,000 pesos. Yun po ay naipadala natin kay John Pabalan. Kaya kung nagawa natin noon kay John Pabalan, yung ganong tulong na kayo lamang ay mag-share ng video, baka kumita yung video, eh nakatulong na po kayo. Please do share this video. Nakapin po dyan sa ating comment sections sa chat area. At baka kumita, pagka kumita po ito, transparent naman po tayo, ipapakita ko po sa inyo yung analytics niyan at kung magkano po yung declaration ng Facebook, ibabawas lamang natin yung 10% or 15% na tax at ibibigay po natin the rest doon po sa bata, sa pamilya nito pong may sakit. Nang sa ganon, kahit paano makatulong po sa kanila yung kikitain po ng video na ito. Kaya inuulit ko po, nakikiusap ako, pakishare po sana ninyo ang video na ito. Yung thumbnail, ito po yung thumbnail eh. No? Tingnan nyo po yan sa Top 1 Archive, nandoon po yan. Hanggang dito na lamang mga tol, maraming salamat. Inuulit ko, si Maharlika ay isang malaking sinungaling. Kaya wag po tayong basta-basta maniniwala kay Maharlika. Kapag ka naniwala po kayo kay Maharlika, isa po kayong malaking tanga. Pero siyempre dito, lahat po tayo BTS. Brilliant supporters po tayo ng ating mahal na Pangulo. Yung maliit na BTS, hindi po tayo yon, mga bobo tanga at sira ulo po yon. Maraming salamat. Magbabalik muna ako sa inyong mga komento.